Nito lang July 30, 2022, ginanap ang kauna-una ang Thanksgiving Gala ng GMA Network sa isang 5-star hotel sa Taguig City. May mga dumalo na mga dating ABS-CBN stars na ngayon ay mga Viva artist na. Isa na rito ay si Christine Reyes na nagsimulang maging artista nang sumali ito sa unang season ng Starstruck noong 2003. Lumipat siya sa ABS-CBN noong 2008. Posibleng mapanood natin si Christine Reyes sa mga upcoming shows ng GMA na joint partnership ng Viva Entertainment. Ispati din si Marco Gumabaw sa Thanksgiving Gala ng GMA 7. Kung kaya't maraming mga kapuso ang nagsasabing posibleng magkaroon din siya ng proyekto sa GMA. Posibleng ito ay teleserye o di kaya pelikula. Isa din sa mga Viva talents ngayon si Billy Crawford at ang kanyang real-life partner na si Colleen Garcia. Magsisimula na sa August 28 ang The Wall of Philippines, ang game show ng Viva Talent na dating napapanood sa TV5. Pero sa ngayon, mapapanood na natin ito sa Kapuso Network tuwing Linggo ng hapon. At syempre, si Billy pa din ang magiging lead host ng show na ito. Matatandaan din natin na si Billy ay nagsimula din sa GMA at naging bahagi siya ng That's Entertainment noon. Lumipat din siya sa ABS-CBN noong 2008. Kagaya ni Sian Lim, Jean-Luc Cruz at Ma Salvador, si Billy ay hindi rin exclusive contract ng GMA. Sa programang The Wall Philippines lamang siya may kontrata. Samantalang si Ma Salvador ay nakakontrata lang din sa Itbulaga. Si Jean-Luc Cruz naman ay sa kanyang sitcom na Happy to Get Her. Kapwa din sila dumalo sa Thanksgiving Gala ng GMA kasama sina Miles Ocampo at Dao Reyes na mga dating kapamilya din. Si Sian Lim naman ay may panibago na namang teleserye sa Kapuso Network matapos ang kanilang tambalan ni Glyza Di Castro sa comedy fantaserye na False Positive. Mapapanood naman natin ulit si Sian kasama ang Kapuso sensation star na si Ashley Ortega sa Frozen Love na posibleng mapanood ngayong last quarter ng taon sa drama-rama ng hapon. Isa pang dating ABS-CBN star ang usap-usapan na mapapanood ulit sa GMA. Ito ay si Miss Claudine Barreto na isa sa mga guest para sa month-long 20th anniversary special ng Wish Ko Lang. Posibleng after ng kanyang appearance sa Wish Ko Lang ay mapapanood natin siya sa isang teleserye sa GMA. Malay natin, di ba, mga kapuso? At dito po nagtatapos ang ating maikling tsikahan, mga kapuso. Muli, maraming salamat po sa panonood.